Ikinagagalak kong hawak mo ng muli ang iyong espada. Sa pamamagitan niyan, ganap na ang iyong pagkaanghel at mas lalo ka pang lalakas. Saad pa ni Daniel, magpahinga ka matapos mong kumain. Dahil sa oras na sumapit mo din bukas, panibagong kaganapan na naman ang nararapat na pigilan at puksain. Makahulog ang sambit ni Daniel at saka iniwan na sa silid si Rins. Hindi na nagtakas si Rins sa iwinikang iyon ni Daniel. Mismo sa kanyang sarili ay batid niyang hindi pa rin natatapos ang pinaplano ni Samael. Hindi na rin naman siya makapag-antay na muling magsimula ang labanan. Nang sa gayon ay matuldo ka na ang walang makakahigit na kasamaan ng kaharian ng impyerno. Subalit naroroon pa rin ang pagkabahala niya para sa mga natitirang tao. Paano kung sa oras na muling umusbong ang gulo ay wala nang matitira pang buhay na tao? Isang buntong hininga ang pinakawala ni Rin sa isipang iyon. Kahit na alam niyang kaya niyang tapatan ang kapangasa't kasamaan ni Samael, hinding-hindi pa rin niya makuhang maging kampante. Binabagabag pa rin ang kanyang kalooban sa mga natitirang tao sa mundo. Kakaunti na lamang sila at ayaw niyang masayang ang buhay ng kinaiingatan nila na alam niyang maging ang kalangitan ay hindi yun hiniling na mangyari. Napatigil na rin si Rin sa pag-iisip nang masulyapan ang kalagayan ng dalawang kaibigan. Kahit na sinabi ng manggagamot na gagaling sa lalong madaling panahon ang dalawa, ay nababahala pa rin siya. Hindi mapakali. Iniiling-iling na lamang niya ang kanyang ulo ng ilang beses at saka iwinaksi ang anumang ideyang pumasok sa isipan. Pumwesto na rin siya sa kabilang higaan upang makapagpahinga. Maglilikom na muna raw siya ng lakas para sa pagdating bukas. Hindi na niya kailangan humiram ng pagkakataon upang pakalmahin ang sarili. Samantala, ay naudyot naman sa ginagawa si Daniel habang nagliligpit ng kinainan ng mga bata. Nang masipat sa dulo ng kabundukan, ang kakaibang liwanag na bigla na lamang lumitaw. Hindi ito senyales mula sa kalangitan. Wala ring hudyat ang kataas-taasang anghel sa kanya. Hindi rin nagpadala ng mensahe si Anghel Gabriel. Kaya ganun na lamang ang kanyang pagkakataka sa tanawing iyon. Iyon lamang din ang unang beses na nakita niya ang kakaibang liwanag. May nabuo ring usap-usapan sa mga matatanda niyang kasama. Iba't ibang kuro-kuro at agam-agam ang namutawi sa mga bibig. Ayan na ang demonyo. Mga bata, pumasok na kayo sa bahay. Nandiyan ang kampo ng demonyo. Sinyalis siya ng impyerno. Magugunaw na talaga ang mundo. Agad-agad ding nagkagulo at nagkanda-ugaga sa pagkilos ang mga tao. Nahulog naman sa malalim na pag-iisip si Daniel at ihinalungkat sa isipan ang kung anong ibig sabihin ng liwanag na yon. At ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang may nagsilabasang kakaibang nilalang mula sa liwanag. Mga nilalang na walang ibang hatid kung hindi pagkabalisa at hudyat ng kamatayan. Ang mga alipores ng ikalawang prinsipe ng impyerno
si Azazel. Hindi man makita ang figura ni Azazel, nararamdaman pa rin ni Daniel ang banta nito. Si Azazel ang perpektong larawan ng pagkamuhit pagkagalit. Isa sa pinakamalakas na persona ng kasamaan na walang sinasanto, walang pinapatawad. Tungkulin nito iwasakin ang lahat-lahat. Tao man, o hayop, o mga bagay na walang buhay. Isa pang pinakamalaking banta ng kabataan na silang pinaka-target ng kanyang mga alipores, ang Azarkus. Mga nilalang na kalahating ahas at kalahating tandang. Kayang magbalat kayo na parang isang laruan. Nakahuhumalingan ng mga kabataan na kapag mapapakagat sa paing, ay wala nang kawala ang batang mahuhulog sa bitan. Pumasok na kayo sa loob at tawagin si Rince. Mahinahong utos ni Daniel sa matandang nasa kanyang likuran. Dinampot na rin niya ang kanyang mga espada at inantay na lamang ang pagkakataon upang salubungin ang bagong dating na mga kalaban. Kala ko, bukas pa. Mapaaga yata ang dating. Mahinang sambit ni Rince na kalalabas lamang ng bahay. Papikit-pikit pa nga ito dahil kakaidlip lamang at ginising na dahil sa pagdating ng hindi inaasahang bisita. Handa ka na ba? Tanong ni Daniel. Noon pa man. Simpleng sagot ni Rince. Ilang saglit pa. Sabay nilang nilusob at sinalubong ang mga kalaban. Nauna lamang ng bagya si Daniel dahil siniguro muna ni Rince na hinding-hindi makikita at matutunugan ng kalaban ang bahaging kinalalagyan ng mga taong nailigtas nila sa nakaraang sagupan. Doble-dobling pananggalang ang iniharang. Makalipas lamang ang ilang sandali, sabay-sabay nang lumusob ang mga Azarkus. Umalingaw-ngaw na naman ang samyot hiyawan ng mga nilalang sa impyerno. Laban na! Saudyat na yun ni Rince. Nabuhay muli ang sagupaan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Sa pagkakataon bang ito, tuluyan bang magtatagumpay ang kasamaan o magagawa pa rin mamayani ng kabutihan?